Good evening, everybody. My name is Barbingot Forteza, your Facebook and YouTube sensation. Ang makakanoon nyo po ay para po sa Miss Kagandahang Bekla 2021. Muli ko pong susubukan ng aking kapalaran sa pangatlong pagkakataon, kaya samahan nyo po ako sa aking journey para makuha ang corona. Si Barbingot Forteza, bago mag-pandemic, isa po siyang sikat na kontesera, pasensya po ay dumadayo kahit saan mang lugar merong kontes o patimpalak. Siya po ay naging sikat hindi dahil sa personalidad ng pangit or merong siyang biyak sa bunganga. Bagkos nakilala po siya dahil sa kanyang personality na mabuti at marunong tumanaw ng utang manoob sa mga nakakasama at nakakasalamuhan niya. Ako po si Barbingot Forteza. Almost 7 years na rin po akong kumukontes sa Miss Grip ang Kalawakan. Kumbaga, yun o ang naging buhay ko, yun o ang naging hanap buhay ko sa 7 taon na namamalagi ako sa patimpalakan. Kasi po ako po ang breadwinner sa aking amilya. Kumbaga, yun o ang naging daan para makapagbigay po ako ng susento sa pang-araw-araw namin ang gastos sa buhay at sa aking pamilya. Bilang isang bakla, nakakahirap po para sa amin na kutyain at laiin ng maraming tao. Hindi lamang po ng ibang tao, kundi ang mas masakit po ay ang kadugo at pamilya mo. Bilang isang bakla, hindi po ito madali para sa amin dahil many people criticize us because of our gender preference and gender identity. But then again, we will stand and prove to those persons who discriminate us that we are also one of God's creation. Ang mensahe ko po sa lahat ng mga manonood at susuporta sa akin at sumusuporta po bilang Barbingot Forteza. Yung sinalihan ko po, ipipalihin ni po siya pang Kalawakan. Miss Gray Pagandahan po siya. First time po kong sumali sa ganitong katimpalak. Susubukan po lang naman po para po malaman po po kung hanggang saan po yung ability ko. Kung kaya ko po makipagsabayan sa mga taong walang depekto sa pangangatawan at mga magaganda talaga. Kagandahan po para sa akin is cannot be seen by our two naked eyes. Because beauty is indeed inside and out. Kung ano yung pinapakita mo sa panlabas na kaanuan, dapat yun din po ang pinagkukunan mo sa panloob na kaanuan. Dahil ang kagandahan, hindi lamang po yan nakakita sa physical appearance. Magkos nakakita po ito sa kung paano ka makitungo na mabuti sa iyong kapwa. Ngayong pandemic, syempre, isa po ako sa naapektuhan. Kasi ako po ay comedian, performer, at makeup artist. Nawala po yung trabaho namin. Almost 2 years ago na talaga. Gusto ko lamang po sabihin na sana ngayong pandemic, ang natutunan ko is maging disiplinado talaga. Kasi tao talaga ang gagawa ng sarili nilang kapalaran. Kasi kung makunit talaga tayong mga tao, lalo na ako bilang isang bakla, kasi nakikita nila ako as a bad example, kasi nga daw, bakla ako, walang makukuwang tama sa akin bilang isang bakla. Gusto ko maging mabuti ngayon sa kanila na kahit ganito ako, gusto ko maging disiplinadong tao para sa ibang tao at syempre sa komunidad at barangay na ako namimilangan ko. Dahil ngayon pandemic, kapag disiplinado ka, magagawa mong may ayos ang lifestyle mo. Marunong kang sumunod sa safety protocols, marunong kang manatili sa bahay at marunong kang sumunod at maglagay ng alcohol, face mask at face shield bago ka lumabas ng bahay. Siyempre bilang isang bakla, natutunan ko rin na maging disiplinado dahil kapag ikaw ay hindi disiplinado, talagang lalala at lalala ang pandemic at mas lalong tatagal ang aghihirap ng bawat tao dito sa ating bansa. As you can see, meron po akong na-ekto sa kanalita. Or in short, AWD, Person with Disability. Ang advocacy ako po, ilalilate ko na po sa aking pagkatao.
I will use this platform kung sakasakali man po na manalo ako na gusto kong sabihin at nakita sa lahat ng mga tao ang nakapansanan na huwag silang mahihiya na ipakita kung ano ang unay nilang pagkatao dahil ni kailanman hindi maniniktahan ng LF ang tao ang iyong tunay na kapatao. Kasi yung LF ang tao, may kakayahan sila na hindi nila kayang gawin kagaya na nagagawa natin. So, kapag ikaw ay may kapansanan, ipakita mo sa kanila na kahit ikaw ay may defekto sa pangangatawan, kaya mong makikipagsabayan dahil hindi yan nakikita sa physical na kaanuan. Tapos nakikita po yan sa utak at talento ng isang kandidata na nais mong ipamalas, hindi lamang sa pating alakan, kundi sa buong amayan na iyong masasakupan.